kasi naman yung kotse, oh, liliko siya. Liliko siya. Nako, op, yak, yak. Yan, okay. It's a Saturday at ngayon ay pupunta tayo ang course with ang Azera. Pupunta tayo ng Eze Marikina sa malapit lang. Bibili natin ng toys ng aking mga apo. Si Kier at si Coco. Bibili daw ng helicopter at police car. At si ang Azera ay bibili naman ng Barbie. So nandito na ulit tayo ngayon sa Sumulong. It's a Saturday kaya it's a traffic day. Mustang, oh. Tayo ulit ay nasa bike lane. Sama na mga nagbabike-bike dito. Ryan. Okay. Okay. Alright. So pag Saturday siguro, since ano ba ngayon? 14, 13, baka kami nagsweldo na nung Friday. Kaya matraffic na ngayon. But lagi naman matraffic dito. So malapit lang yon, about 3 and a half siguro or 4. 3.5 kilometers from here sa malapit lang yun. Pero kasama sila ng kapatid ko, magagaling sila ng San Mateo. Kasama yung dalawa, si Kiar, si Coco. Okay guys, dito na kami sa Sumulong Marcos Highway going to Eze Marikina. So nandito na kami sa crossing ng yun nga Marcos Highway and Sumulong, then Eze Marikina. You know guys, merong mga nagsasabi na nung binili kasi namin to, syempre nung bago pa lang siya, kailangan may mga manufacturers specification regarding break-in. So may mga nagsasabi na hindi naman totoo yung break-in kasi na-break-in na yan sa factory bago pa lang ilabas yan. So pag kuha mo ng motor, medyo pwede mo nang hatawin yan. May ano naman sila, may basis sila, since totoo naman na-break-in na sa mga kasa, ano, sa mga factory yung mga ganitong motor. However, sa opinion ko, kanya-kanya mga opinion yan, no? So opinion ko ay kailangan pa rin ng break-in. You have to go to the break-in process, no? Kasi yung break-in ng kasa o na break-in na siya, hindi, parang hindi siya enough, no? So siguro mga 500 to 1,000 kilometers is enough para i-break-in ang isang motor. Para ding katawan natin, parang human body, you know, when you will run for, let's say, 20 kilometers, hindi naman agad-agad tatakbuhin mo yung 20 kilometers na yon. Siyempre, magsisimula ka muna sa 5 kilometers, then 10 kilometers, 15, bago mo matakbo yung 20 kilometers. Kasi kapag wala kang practice, siyempre, pag tinakbo mo yung 20 kilometers, eh, baka sakit ang makuha mo. No? Or when you are lifting weights, bubuhat ka ng mga 50 pounds na dumbbell, magsisimula ka muna sa 10 pounds, then 20 pounds, 30 pounds, 40 pounds, bago ka pala makapag-weight ng 50 pounds. Bakit nanggugulo dito? Dito pa traffic. So parang ganun din yun, parang ganun din yung break-in. So kaya sa opinion ko, eh, kailangan yun. Dapat be patient, no? Dapat meron ka patience para tumagal yung makina ng motor. Of course, importante yung performance, longevity, and
yun yung durability ng motor, ng makina. Yung ang 10R, actually, nung kuhanin namin, ang harap niya ay, ang braking system niya ay Brembo. However, mahina pa rin yung Brembo up to now. Considering na Brembo yun, one of the best brakes yata in the world ang Brembo. So, yun ang specialty nila, braking. Pero mahina pa rin siya since bago pa siya and hindi pa lapat yung disc at yung lightning. So, parang ganun din, no? So, kailangan mo siya i-braking. Siguro tapos siya ng mga 500-1,000 o siguro 500 kilometers or less, no? Baka pwede lang. Baka lumapat na yung disc. Kasi natatakbo pa lang ni 10R ay around, may 200 na ba? Ang Gazera? Mga 200 kilometers pa lang. So, still not enough, no? Mas malakas pa rin ang preno nitong Ninja na lapat na. Kasi ito ay around ilang kilometers na pagtatakbo nito. Oo nga, pati kita rin tatakbo nito, no? Hindi nakalagay yung auto. Pero around 3,500 or 3,800 kilometers na natatakbo nito ang Ninja. Yes, kaya lapat na lapat na siya. So for me, kailangan to go through the break-in process. Can I break in? Although tempting itong mga big bikes pagka hawak mo na kasi yun nga, yung acceleration nila, but then you have to consider yung durability, longevity, again, and performance ng engine. In the long run, mas magbe-benefit kayo kung na-break in yung makina. Pero kung yung iba hindi naniniwala, well, it's up to them. As I said, kanya-kanya namang opinion yun. I remember before, nung nagagawa kami ng mga kotse, no? Yung, kasi we're into, or I'm into, medyo racing before. During the 80s and 90s. 80s and 90s, no? Yung mga uso pa yung mga twin cam, twin side, Weber 45, tapos sa turn yung makina. Ang aking pangkarerang kotse ay Colt Galant 1976 sa turn yung makina. So, ginagawa namin yon. Pero yung paggagawang yon ay rebuilding the engine. So, minamaximize namin, nilalakihan ng piston, tapos yung connecting rod sa ibang engine. Tuti, hinahabaan para mas malaki yung stroke or mas mahaba yung stroke. Mas malakas daw kasi ang torque. Mas torquey pag mas mahaba yung ang connecting rod. Yes, modified yon. Then, pinapalitan yung mga camshaft. May cam 6, cam 5, mga race cams, ganun. So, merong isang member namin. Actually, hindi member kasi mahal lang namin, kakilala namin, na bagong, ano pa lang yung engine, bagong rebuild. No, kagagawa pa lang yung engine. Although, modified nga yun. So, binrake-in lang niya for just a few kilometers. Then, hinataw na niya, pinangkarera na niya, and what happened was, sumabog yung makina niya. It's because hindi pa ready yung engine para sa ganung RPM. Actually, ang braking na hindi naman yung speed. It's the engine's revolution per minute, yung RPM. So, kaya ang sinasabi nila sa factory, braking nyo for first 300 kilometers or 400 or what, no? So, dapat hanggang 4,000 lang yung RPM. Hindi siya lalagpas doon. Then, after that, mga 5,000 hanggang 6,000 na. 500 kilometers, mga abot na kayo ng mga 6,000 RPM. Yung revolutions per minute. Hindi yung speed, actually. Okay, yung revolutions per minute. Kasi ang binibreak-in doon ay yung, of course, binibreak-in din yung mga brakes, no? Binibreak-in doon yung makina. Kasi syempre, considering the piston, nasa cylinder, may piston ring yun, so mahigpit pa talaga yun. Hindi kayang i-break in sa kasa ng ganung kabilis, ganung kadali. So imagine 500 to 1,000 kilometers, hindi naman may break in sa kasa ng ganun katagal yun. So yes, an engine, a new motorcycle needs to undergo that break-in process, break-in procedure. Okay, at ngayon guys, ay malapit na tayo sa SM Marikina. Na-traffic daw yung kapatid ko. So baka maya-maya pa sila.
And since 1,000 naman to, 1,000cc, so alam nyo naman sa SM, yung mga 1,000cc, I think 400 and up, nakakapark. Yes, nakakapark doon sa mga paradahan ng mga kotse. May discrimination sila. Pag 1,000cc, pwede kayo magpark doon. Or 500 up, pwede magpark sa paradahan ng kotse. Pero yung mga madidiit, yung mga underbone, kung tawagin, ay hindi pwede magpark sa paradahan ng... Ay, saan ba dito? Taas, ano? Tapos baba ulit tayo. Pwede tayo sa likod magpark, no? Ngayon lang kasi tayo ng... Ano yun? Ah, okay. Transport terminal. Ay, dito. Ngayon lang kasi kami nagdala ng motor dito. Usually, kotse. Madalas kami sa SM Masinag. So, dito sa SM Marikina, ngayon lang kami nagdala ng motor. Ayan, ako. Ay, naku! Ang haba ng pila! Ang haba ng pila dito sa parking. At saan tayo pa park? Doon sa kabila. Open yata doon sa kabila. Ano? Doon tayo sa kabila. Wow! Mahaba ang pila. Ito ang hirap dito sa SM Marikina eh. Dati may nakakapasok dito eh. Diyan. Pwede dyan? Ha? Wala na dyan? Walang alis? Waiting? Waiting for you. Okay. Ha? Waiting. Ronnie Guzman. Shout out kay Sir Ronnie. Dito siya sa SM Marikina. Thank you, sir. Guys, pauwi na kami. And this is... Oh, this is SM Marikina by night. Yes, ginabi na kami. Dito na kami nag-dinner. Yes, with the apples. Okay. Ito pa rin si Kuya. Ah, iba na. Thank you. Ano pangalan mo, boy? Jason. Jason. Isa si her, si her, si okay. Thank you.
dito ano. Ang daing ikot-ikot dito ano. Nagkamali kami. Dapat sa baba ng SM Marikina para Marcos Highway na. Anyways, dito muna tayo umikot sa may paikot-ikot. So, ipapunta sa Cinco Hermanos. Nagbusi na hampa sila. May ano rito? Ano ba to? Ah, may mga ano rito. Oh, may mga food. Jepoy sisig. Tino puro sisig. Oo. Ah, ito ba yun? Puro sisig. Ito guys, yung sa may Marcos Highway, sa may gilid. Then papunta Cinco Hermanos pag dun sa kabila. Puro sisig. Oh, ito yung mga yun. No? Dito sila lumipat. Yes. So, Marcos Highway na kami. And dito kami napadaan. Ito ang SM Marikina. Time check. It's already... Wow! 9:03 na! Gabi na pala, ano? Oops! Ah, doon tayo lumundag nung naka-Xbox tayo. Yes. Ang laki pala ng U-turn dito. Ay, thank you. Pinagbigyan tayo ng kotse balik. Sa lahat ng mga nanood sa short video na ito, thank you so much again. Marami pong salamat. Sana po panoorin nyo ulit yung aming next video. And please don't forget to subscribe, like, and share. Okay, thank you guys. Bye. Boom, 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 boom.